the Lord thy God, in it thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor thy daughter, nor thy servant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day, and hallowed it. Amo muna, honor your father and mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Thou shalt not covet thy neighbor's house. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor. Let's pray. Lord, na salamat sa inyong mga salita again na part of Lord ng aming mag-aaral about stealing, Panginoon. I pray na kayo po ang malugod at Lord, tulungan niyo po kami, Lord, na even yung mga hindi kami naganako ng mga paklaing bagay, but actually, Lord, ay temptation ito ay present sa bawat isa. So I pray na mga especially mga importanteng bagay, Panginoon, at mawala na sa aming sistema, Panginoon, as much as possible, even sa aming mga kamag-anakan, close relatives, Panginoon, iwasan din ang mga ganito tao, Lord, di kami maingit sa kanila. Bagus, Lord, di kami po matapat sa inyo, Lord, at magtrabaho, dahil ito po'y hindi inyo magugustuhan. Maraming forms of stealing, Panginoon, so I pray na maging malayo kami dito, Lord, sa even mga kamag-anakan. Ay po malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Okay, short announcement na lang po, na bukas ay nagpaalam ka na ba, Pame? Hindi pa. Okay. So again, yes, please. Thank you. Bira, bakit ako nag ano yan? Kopya. Saan ka na bed? Nag-preach ako ba di? Wala na ba? Wala na announcement. So, ito na yun. Sorry. So, kasi, basta. Topic kami. So, of course, salamat naman may naligtas. Amen? Maganda yung pagtanggap sa amin. Talagang yung kalsada, hindi matang. Hindi kami tinanggap na maayos na delay kami. So, sana makakarating kami dito na kami. Class 3, sakali. Hindi rin. Hindi talaga pong ano eh. Anyway, hindi tayo makakalimutan na Regine. Amen? Amen. But, so tuloy natin. But, hindi na kapag, bakit? Kunti lang. Kunti lang. Sige. Hindi mo pinasama si Esi. Ha? Mag-practice ko sana dapat kami kasi hindi ako kumunti. Okay lang na konti. So, ma-practice na gano'n kasi at least yung iba, ma-familiarize na iba, so sunod na lang. Kaysa lahat hindi familiar, di ba? Behave siya siya na ngayon. Yan ka lang, ha? Okay, so again, ha, introduction. Title po nito is Still No More. Kaninang umaga po, sa introduction, nakita po natin. Again, pinapot natin yung message dito yung ano eh. Hindi lang pera ang ninanakaw. Amen? Amen. And of course, kanina umaga again, sa introduction, nakita natin yung sample sa Bible. Marami po yan, matindi yung consequence ng kasalanan na yan. Kahit sa palagay ng marami, yun nga, pinagpapalagay kasi natin, kaya nagnanakaw tayo, alam mo okay lang, di ba? Maliit lang yan. Pero actually, hindi. So, yun ang objective natin. Again, mawala sa ating sistema to, ayaw natin ito, kahit konti. Pag medyo nagko-compromise, ano ba mga compromise ng mga churches na ganito? Hindi ko alam. Sa mga churches kasi ngayon, talagang puro bigaya naman. No? Pwede siguro yung ano, eh, soul winning. Kaya nga kanina, ganun na naman, di ba? Salamat sila eh. Kasi linaw, mabilis lang. Tapos, yun, bakit nga bihira yung nagtuturo, no? Kasi, ninakaw sa kanila yung salita ng Diyos. Yun po yun. Kaya pag nanakaw po, again, ay
Alam mo, nakita natin kanina umaga. Example sa Bible, and then iba-ibang forms ng theft. Okay? Yung nakita natin kanina po sa Deuteronomy 5 tayo, of course, yung inulit na batas. Yung po Ten Commandments, kayo naman sa Exodus 20, which is parallel. Tapos din po tayo last kanina, umaga, when thou comest into thy neighbor's vineyard, okay, ito po yung sa Deuteronomy 23, makita natin na pinagtitiwalaan ka na, huwag ka na magnakaw. Actually, lahat naman tayo pwede nating i-relate sa ating lahat, sure. Tama ba? I mean, lahat tayo pinagtitiwalaan ng Diyos. Okay, yung example natin kanina, yung sa nga, dito tayo, ayun tayo dito, kung ano lang yung pinoprovide sa atin, salamat kung meron. So, huwag na maghanap ng iba pa. So, actually, ang Diyos nga, talagang sa kanya lahat nagnagaling yan. Ang ano na pag-usapan namin kanina, yung mga mayayaman daw, mga kusibad, mga kwento eh. Yun pa yung hindi naliligtas, di ba? Kasi mayabang, sabayaman. At maniwala ka, yan din po yung, according to the book of James, yan yun ang opres sa atin, eh mayaman na eh. Kasi nga, mga magnanakaw. At hindi sila, again, hindi lahat ha, pero bihira kasi. Ngayon ha, ang top of my head, sino mang kilala kong mayaman? Alam, wala akong maisip na ano. Yung talagang mayaman ha. Kasi wala rin akong kilala. Eh syempre, makikilala mo lang yan pag, ayan, sa mga biography, ganyan-ganyan. Hindi naman nakasulat lahat dyan eh. Amen? Siguro meron dyan. Salamat. Eh yung mga Baptist nga, ang paborito nila, si Rockefeller, alam ba yun? Ang dami ko narinig na kwento about John Rockefeller, napakayaman na tao at pinupuri siya mga Baptist dahil kesyo, talaga naman nag-ano po yan eh, nag-establish po yan ng mga alam ko, nagbibigay daw sa Baptist siya, parang ganun. Hindi siguro. Anong klaseng Baptist yun? Hindi siguro. Eh siguro yun sabi. Pero nung nalaman ko na yung kalakaran din ng kanyang business at saka yung character niya, everything, hindi ako naniniwala. Amen? Ibig sabihin, ganun din yun. Nagbibigay lang ito para sa sarili rin niya. Parang nabanggit na natin yung mga philanthropy. Nagbibigay kunwari and then mas malaki yung parang parisi. Diba? This train at anat and they swallow what? They strain a tanat and they swallow a camel. Camel. Okay, yung mga ganyang kasabihan, dapat alam natin yan. Ibig sabihin, masyadong stricto sa isang bagay, pero pag lumamo na sila, mas malaki. Akala mo lang, napakabait. So anyway, nadaanan natin later yun. And then, ano ba yung mga nadaanan natin last time? Kanina umaga. Yung, Zechariah, of course, ang Matthew, and then sa Romans, lahat po yan may kinalaman sa pagnanakaw na common sa tao na hindi dapat natin gawin. But this time naman, isarado na natin to. Okay? Daan na rin natin yung Ephesians. Daan na ulit natin. So may mga Kristiyano din po, no? Among Christians, hindi po ito kasalanan na something na wala sa atin. I mean, hindi na, nabanggit ko na kanina eh. So, dapat wala na talaga. Lalo yung mga obvious na manakaw, cellphone, pera, di ba? Pero ang maganda dito, kung talagang meron sa ating totoong nagnanakaw din ng pera, okay? Alala ko ito, hindi ako ito eh, pero parang, sorry, meron ba ako nanakaw sa ano? Parang meron din. Hindi ko na maalala. Pero yung kwento kasi nung high school friend ko, hindi ko makakalimutan kasi dalawa sila. Para yung mga pera to. Hindi naman siya nung pera, pero classmate namin sa macho. Siguro, you have the idea. Amen? Gano'n ka. Hindi naman mahirap, definitely. Pero itong isang classmate ko, nagnakaw na sapatos. Imagine that. Nagmamalaki niya pa sa amin. Kasi nga, wow, paano yun? Sapatos, paano nanakawin? Rubber shoes. And then yung isa naman, yun yung mga sa club, yung isa, ito yung kaibigan ko pong ano, sabagay, sinabi naman niya eh, no? Tsaka hindi naman siguro siya magwawala kung nasabihin mo sa inyo. Ito yung milyonaryo kong classmate, barkada. Kilala niyo, kilala hindi. Hindi, okay lang. Anyway, magandang story kasi alam niyo yung ninakaw niya. Mayaman na siya. Walaan niyo, ano yung ninakaw niya.
National Bookstore. Ballpen. Nakita lang ang ganda nito. Sabi niya, kasi ang ganda yung kwento nila sa akin, hindi ko makalimutan yun. Kasi parang object lesson din natin. Parker. Hindi Parker, kasi Parker nakaano, di ba? Nakasarado yun. Basta isang siguro na medium, ano ba yung nakadisplay, mga pilot, ganyan, di ba? Kaya ngayon, yung mga pilot, nakalagay na rin sa likod ng, ano eh, no? Nasabi na kaibigan ko yun, sabi niya. Kinukwento niya sa amin, ano nang, alam niyo nangyari? Imagine mo, nagnako ka ng ballpen, nahuli ka. Saklap. Eh, yung isa hindi nahuli. Nahuli siya. Hindi ko makakalimutan kasi yung pagkakasabi niya talagang... Hindi lang tayo, so napahiya siya. Parang gusto daw siyang kutosan ng ano. Mayaman na siya. Parang siyang gustong kutan ng gagawin din. Siyempre, hindi naman alam ng tao. Kung ikaw yung nagbabantay doon, hindi naman kalaki yung sweldo mo rin. Tapos nanakawin lang yung inventory mo, di ba? Kaya hindi ko makalimutan yung kwento niya ngayon. Sabi niya, hindi worth it, sabi niya. Kaya natuto rin ako doon. So, huwag, napaka walang kwenta. Para lang sa isang, hindi ko maalala na yung buong kwento kung medyo inuno pa siya eh. Hindi, yun ang sabi niya eh. Sabi niya, na-tempt nga daw siya na isang ganyan mo lang, pwede mong ganyan eh. Anong ganun? Imagine nyo, isang ganun mo lang, wala, hindi ka magbabayad. So, malaking, maliit na halaga, pero, siguro, ano rin ang Panginoon yun, para makuha ko yung lesson niya. Kasi nga, yan, sabihin ko ngayon sa inyo, amen? It's not worth it. Pag nahuli ka, pahiya ka, eh, alam nyo naman sa mga ganun, di ba iba, dinidisplay pa yung ano mo, yung mukha mo, nakakita mo kayo nun? Huwag gayahin. Shoplift, yun, syempre, may mugshot ko pa. So yun, hindi ko makakalimutan. So sana, again, hindi natin yun gawin. And, yan. So kaya dito sa ating verse dito, sabi dyan, kung talaga nagnakaw dati sana, wag na. At again, ang punta natin yung wala sa, anong kuti, pero alam ko to sa, anong kinabisado mo, 31, no? Pero sa Proverbs 30, yung sikat na Proverbs to. Ito. Ibasa nyo habang uminom ako. Ready? Go. Two things have I required of thee, deny me them not before I die. Sige pa, tuloy lang. Remove far from me vanity and lies. Give me neither poverty nor riches. Feed me with food convenient for me. Lest I be put and deny thee and say, who is the Lord? Or lest I be poor and steal and take the name of my God in vain. Yan, so kaya sinabi ko ngayon, kabagado ko na mayaman na siya. Pero tanong mo, sino ba yung madalas magnakaw? Yung maliliit na item, mahirap, di ba? Kaya bigla ako naalala, hindi, mayaman din pa. Malalaking magnakaw yung mayaman. Hindi lahat, ha? Pero ito yung naalala ko kasi, sino nagkabisado na nitong Proverbs 30? Napaganda rin ito. Sabi dito, hiwalay na proverb to, yun. So, pero sabi dito, two things have I required of thee. So, humihingi siya sa Diyos na, please, Lord, ito lang ibigay mo. Napakaganda nitong sabi niya. Gusto niya, wala, hindi siya, ayaw niyang masyadong maging mayaman, ayaw rin niya maging mahirap. Kasi, pag mayaman, madalas, nagiging mayabang. Pero pag mahirap na, madalas naman, ano, nagnanakaw. So, kanina, doon kami sa lugar na, lalo mo siya dito, no? Pero, sanay naman tayo sa ganun, di ba? Kaya nasabi ni Bud, saan ang klaseng lugar ba ito? Sabi ko, nasa dulo na lang ng ano. Bumaha kaya dito? O, syempre, dagat na halos yun eh. Tapos, yung tinitira nila, yun nga, maganda, masaya sila, di ba? Mas gusto mong kasama yung ganun eh. Mayayaman, di ka papatuloy yun eh. Pero yung bahay po nila, isang ganyan lang. Pero, kung yung tao mo yun, nakakapag-aral na kumakain pa, magnanakaw ba yun? So yung isa ang gusto ko sabihin po dito, sino yung nagnanakaw? Sino yung nagnanakaw? Mahirap, mayaman? Dito sa verse na to, sino?
Eh kasasabi ko lang, hindi, mas malaki mag na ako yung mayaman. Sa araw na nilinakaw niya, sa para sa Panginoon Jesus. Ano? Halimbawa, sa ikapitong araw yan eh. Tapos yung isang araw, hindi pa rin nila ginawa. Ah, sila. Okay, okay. So tayo muna sa pera muna, sa pera. May gusto po akong i-drive dito, ah, makinig lang po. So kung sabi ko lang ng mayaman, malaking magnakaw. Dito sa verse na to, malinaw, sino nagnanakaw? Okay? So ang gusto kong point na sabihin na ganito. So hindi yan ngayon sa hirap ng pera. Amen? Katulad nung barkada kong yun, bakit siya nagnakaw? Ang sarap mo talagang kutos ang maya. Kaya mong bumili ng 10 ito, tapon mo yung siyam eh. Yung poor na sinasabi ngayon sa atin dito, ano? Yung taong spiritual, hindi yung spiritual poor sa Matthew 5, ha? Ito yung may ano siya eh, may bankruptcy na tinatawag dito na hindi siya kontento. Ganun po yung kasi pag sinabi mo mahirap, di ba? Madalas sa hindi, nasa salat na salat. Di ba? So, salat na salat. Pero sa totoo lang, sa panahon natin ngayon, di ba? Yung mahirap, sila paminsan yung sarap ng buhay. Nabanggit ka rin na, pinag-usapan rin namin yung mga mahirap daw, yung school, di ba, hindi magbabayad. Ba't ganun? Ano yun? Saan nanggaling yun? Di ba? Mahirap ka, huwag ka magbayad. Mga teacher nyo, magaling. Ba't ganun? Kasi po yung idea ng poor dito, yung salat na salat, hindi po to basta sa pera lang. Ang sinasabi dito, pag hindi ka, gusto pa akong ano eh. Imagine nyo nga yung mayaman. Magnanakaw pa, parang yung kwento naman ni Brad sa church nila dati, di ba? Mayaman. Ba't ka magnanakaw sa church pa? May something na pinaghahangaran mo. Yun po yung kaya yung gusto kong i-drive dito. Ang maganda sa verse na to, sinasabi ito sa mga, ayong kanina sa Ephesians, sa mga Kristiyano. Balik na tayo doon. Kaya ang title po natin, Still No More. Alamin mo, ano yung nagdadrive sa'yo para magnakaw, hindi naman sa'yo. Ano man, naiinggit ka ba dyan? Yung iba naman, panay ang panood ng kung ano-ano. Diba? Maganda na kasi kung ano nung ginawa sa mukha, papansin na, may pumapansin na sa kanila, hindi, bibili pa ako na mas maganda. Iba naman, again, sa mga lalaki naman, babaero, meron ng isa, maganda na, may gusto pa ako mas maganda pa. So ano tong bagay na to? Magnanakaw, ang utak magnanakaw po yan. Gusto niya yung mas laging, mas maganda, mas mahal, mas pogi siya, mas isikat siya. Yan ang utak magnanakaw po. Kaya sinasabi niya sa mga Kristiyano, huwag na. Huwag ka na magnakaw, alamin mo. At ang context po nito, again, kaligtasan to, salamat, niligtas ka ng Panginoon, binigay niya sa iyo lahat. Kontento ka na dapat. Yan, neither give place to the devil. Kahit konting puwang lang, huwag mo siyang bigyan. At pag ikaw yung gusto mo lagi mas meron ka, sa church, marami niyan yung naalala ko lang kasi lagi ko kayo nasa isip eh. Kaya minsan, ina-advance ko ba yung isip ko na maiwasan natin yung nga, katulad ng mga sabi siya, mawala pa kunwari si itong dalawang to. Men, mag-asawa. Yun ba? Si DM, baka mawala pa to. Makakuha lang ng ano, ewan. Pera lang ng bakla. Ayaw mo sa bakla? Ay, no, wait ka ng bakla. Bigyan kita ng ano, nawala pa. Kasi hindi mo na-anticipate yung gagamitin sa'yo ng Diablo. So kaya ngayon, isipin nyo kung saan kayo mahina. Yung pinampapain lagi sa inyo. Madalas yan, pag gano'n ka, pagsalat ka, pera. Iba naman, kasikatan. Kahit sa mga ano, yan, yung mga lingkod ng Diyos, binobola yan ng mga ano. Bakit sa palagay nyo yung mga post teacher? Tatayo yun dito, tapos magutuho ng mali. Anong pinain ng demonyo doon? Yun ang tanong. Kasikatan, forma, ginusto nila yung ano, yung preach ka lang, hindi ka na magkatrabaho. Totoo lang.
Kaya pinakita sa akin yung Panginoon, sabi ko, ang hirap naman, Pastor, ay Panginoon, gano'n, katabakas, Pastor, tapos, tapos titirahin mo pa yung mga, sisupporta sa inya, wala. Boldja ka dyan. Pero pag utang, magnanakaw ka, gano'n yun. Kakapitan mo yun. May gusto pa akong isang verse. Proverbs din. Hindi ko pa abisado kung saan, ha? Pero sorry. Ito, may basa po. Ready, go. To have respect of persons is not good, for more a piece of bread that a man will transgress. Sino dito magkakasala ko naman, nananakaw ka, papatay ka, gagawa ka ng kasalanan dahil sa piraso ng tinapay? Siyempre, hindi naman sabihin, di ba? Pero tinutukoy kasi dyan, itong mga taong may, ano nang tawag dito, may kinalaman po sa respect of persons. Bakit ka respect of persons? Nakaabang ka doon para kang ang madalas tawag natin dyan, mga tuta, mga sip-sip. At si alam mo, makaka. Kaya nga dito po sa church, alam mo yung kalakaran natin dito, nakita nyo naman ano, di ba? Hindi ko kayo hinahayaan dito para kayong ano-ano sa akin. Dito yung pinapaasa na ano, kasi wala rin naman eh. Kung meron lang, meron. Wala, wala. Kasi ang alam kong prinsipyo po ng mga taong utak magnanakaw, ganun. Basta lang makakuha si Pastor, yung binabanggit niya dati. So, madalas, hindi rin nila binabanggit. Pero pag may, yung mga member din kayo sa amin na ano, tawag dyan, hindi naman lahat ha, pero natutokso ba? Alam mo yun, binago na siya ng Panginoon, pero nakita niya yung kahirapan, ganyan-ganyan. Nagireklamo sa Diyos, oh, hindi naman inaamin, pero active sa church, pero andun pa rin yung ano, andun yung utak na ganun. Mga, kaya ang tawag nila doon is kung saan makakakuha. Yan ang term ni Pastor doon. Pag sabihin nun, kung saan makakakuha, ngayon loyal ka dito, kaibigan mo to ngayon kasi may makakuha ka sa kanya, sa palagay mo. Hindi pa yung sigurado, ha? Kaya ngayon, ang magpapain doon, yung mga ganun din, mga covetous din. Yung, ah, magkakapira tayo dito. Yung tenga, parang biglang humaba eh. Pero magsalita ng Diyos, nako. Yan, alala ko lang po yung. Kaya dito, kung kayo po ay sabi natin, may pagkakovetus at gusto nyo magnakaw, basically, nang hindi sa inyo. Ganun din yung buti, naalala ko. Salamat po. Mga kabataan, ano yung mga madalas nakawin? Kanina umaga, hindi. Inaano ko na yan eh. Walang nagbanggit. Ewan ko bakit. Sige nga. Si ano, parang nagkaroon ng idea eh. Ano yung nilanako ng mga kabataan? Purity. Galing mo talaga. Anong tawag nila doon? Nagnanakaw ng... Hindi nga alam. Nagnanakaw ng halik. Yung sabi nila, di ba? At literal na ginagawa yun. Eh, pag nakapanood nyo yung nakakita ko kailan lang eh. Mga Korea, kilig na kilig naman yun. Ah. Ay! Malalaglag siya. Tapos bigla, ay, nagnakaw ng halik. Eh, buti kung ganun lang. Di ba? Kaya iba dito, hindi makatagal sa church. Pag ganyan ang preaching, kasi alam nila, gagawin nila yun. Yun ang pinag-uusapan nila. Ninanakaw mo yung hindi sa'yo. Amen? Amen. Hindi pa sa'yo yun eh. Amen? Amen. Basta sabi nyo, normal lang yung magkagusto. Hanggang dun lang. Para alam din ng mga bata dito, ang ginagawa niyan, ano? Tambay sa dilim. Ano pa? Yun eh, mangyayari niyo kung ano yung mangyayari dun. Eh, lalo pa, nag-college, high school pa lang. Yun na yun. Tumitira yan. Lumalayo sa pamilya, lumalayo sa matinong company, lumalayo sa church. Kasi gusto magnakaw. So, ang message natin ngayon, still no more. Okay, ginawa mo dati yun. Mali. Kasalanan yun.
Yung iba sa akin, hindi nahuli. Ano, salamat? Hindi salamat. Pag-isiyan mo kahit di ka nahuli. Pag hindi sa'yo, hindi sa'yo. Pagtabawuan mo yan. Ano yung, nagtatrabaho na ako, pwede na ako mag-isawa. Mare. Basta matino, di ba? Alam niyo naman yung kalakara natin dito. Pakasal muna kayo, walang problema. Balikan natin yun, ha? So, meron pa akong dalawang verse na lang dito. Titus 2. Usap ano muna tayo ngayon, mga trabaho ulit. Sorry. Naalala niyo yung sinasabi ko before, yung kasi nag-ano nga ako sa mga nakakulong, di ba? Ang kaso sa kanya is qualified test. Naalala niyo? Alam niyo qualified test, sino nakakalam? Anong sabihin ng qualified test? Nanakaw ko ng malaking bagay. Hindi. Hindi lang basta-basta. Anong special doon pag sinabing qualified test? Qualified? Ano yun? Nahuling. Ha? Okay, ang pag sinabing qualified test, ninakawan mo amo mo. Kumbaga, tinagkakatiwalaan ka doon, doon ka nagnakaw. Mabigat po yun, sabi nila, walang piyensa yun eh. Kasi nga, pinagkakatiwala na sa'yo yun eh. So kung na, cashier ka, numadaan sa palad mo lahat. Tapos nanakawan mo, kaya, yan, security guard, ikaw na mismo nagnakaw. Ang tawag doon ay, ang tawag nila doon? Bantay sa lakay, yan, di ba? Binantayan mo, ikaw pala yung, ano yung binabantayan ko? Kaya minsan, ganyan tayo, alam mo, sa church, kaya ganyan eh. Kaya nung batang Kristiyano ako, isip ako ng isip, Lord, ay, di ba yung nagtuturo ng Bible? Asan yung Bible ko? Nagtuturo, lahat siguro nagtuturo ng Bible, eh. Maka-Diyos, kasi hawak Bible, eh. Ay, bata ka pa. Hindi mo pa alam yung reality. Ang dami nagtuturo ng Bible, mga magnanakaw. At ulit-ulitin ko yan, dyan tayo mag-focus. Isa-isayin natin. Katoliko, ano yun? Palagi nyo, paano nila, hindi naman gusto ang winning yun eh. Paano dumami ang member no, napakayaman. Pag nanakaw, iglesia ni Manalo, yan, nagkukwento yung dalawa kanina eh. Ako naman, nakikinig ako. Oh, ganun pala yun. Godo yung totoo yung mga pinagkukwento nyo naman ha. Kaya alam ko totoo yun, nakinig ko na rin sa iba yun eh. Lapitan ka niyan, tibigyan ka ng ganyan, pero pag nagtrabaho, kumikita ka na, sige, halalayan kita. Pero, in a way, hindi masama eh. Sana. Kaso kung mali ang aral, ibang baptist, ginagawa yun eh. Ako, ayoko talaga kasi ayoko magkaroon tayo ng halo mong ano dito. Biro mo, bibigyan ako, pastor mo. Kaya nga, in-encourage ko iba, kung tulungan kayo, ako yung pastor, bibigyan kita ng business. Tapos, anong dating nun? Business, ang church. Ano pa? CCA, parang ganun din eh. Ano pa? Basically lahat ng maling tinuturo, Bible, pag inconvenient na yung katuruan, ayaw ng kalaban, ayaw ng kaaway, hindi na magsasalita. O anong tawag nyo doon? Kasi pag nasa Bible yan, pinapaturo sa'yo kung magtagapagturo ka, sabi ng Diyos, ituro mo yan. Diba? Balik na nga tayo sa Jeremiah. Wala rin sa notes ko to, pero ito yung kay Jeremiah eh. Sabi dyan, therefore, behold, I am against the prophet, say the Lord, that steal my words, everyone from his neighbor. Paano nila na akong salita? Ito yung sinabi na Diyos, ipangaral mo, yung gagawin mo, pipiliin mo. Kung ano yung pabo sa'yo. Diba? Ngayon, gusto ko winning kami kanina. Talagang, siguro sana nai-realize yung mga sumasama. Ba't nalaman ay pastor yun? Yung iba, hindi. Ano, ganun ba katalinis? Hindi. May nagtapat lang din, may nagturo sa akin. At pinangaral ko rin para kayo, ganun din. Yung iba, sinasadya nila yun. Tulad dito. Sinabi ng Bible, hindi nila sasabihin kasi
para walang magalit sa kanila at yung hindi para sa kanila. Okay, bigyan ko ng context, baka may hindi pa nakakasunod dito eh. Pag pastor ka, gusto mo hanggat maaari maraming member. Hanggat maaari. Para pag nag-tight siya, kung magta-tight yan, pasok yan. Okay, kuha niyo na. Ang problema, may mga salita, may mga ano sa salita ng Diyos, talagang masakit. Paano yun? Hindi mo nasabihin. Pag hindi mo sinabi, imagine, nakatuto ka dun sa tao, sa perang pwede nila i-contribute. Ganun kasimple yan. Kaya tayo dito, pagtapat ka sa Diyos, nasabihin mo lahat, bahala ang Panginoon, bahala kayo. Kung ano ba kayo, naglilingkod ba kayo sa Diyos? Gusto mo matotoo? O gusto mo convenient? Gusto mo ikaw yung bida? So yun po yan. Madalas yan. At salamat again ang mga Baptist kahit o paano. Karamihan po, alam yan, tinuturo yan. Pero again, bumabalik po yan. Ibig sabihin, natetemp kahit mga Baptist. At hindi ko na kailangan, alam nyo na kasi yun. Dito lang tayo sa, hindi, balik tayo sa Titus. Nabasa ba natin Titus? Ay basa, ready, go. Not for knowing, but showing all good fidelity, that they may adore the doctrine of God, our Savior, in all days. Okay, so alam niyo yung si Titus, mga ano yan, pastor yan eh. So isa daw sa mga ituturo nila, ng mga pastor dapat, sa mga member, ano, ganun din, huwag ka magnakaw, bakit? Kasi, pag ikaw hindi nagnanakaw, purloining, pag nanakaw lang din po yan. Anong kabaliktaran nun? Ano po? Which is, ano ba? Which is, anong isabihin? In simple terms. Fidelity. Ano yung sabihin? Fidelity. Katapatan, faithfulness yan. So, ganun po yan sa pera nga. So, pasok na din natin yung giving dito, ha? So, alam mo na, pumasok yung pera sa iyo. Ang sabi sa Bible, tithes. 10% sa Panginoon yan. Ay, di, eh, tayo naman, hindi naman tayo nag-print ng payslip dito. Iba nga, walang payslip eh. Oh. So, pwede mo sabihin ngayon, ano? Pwede mo sabihin sa Lord, di ko naman kinita yan eh. Alam niya lahat eh. So, again, sa mga pastor, tsaka kahit sa hindi pastor, pag ikaw ay tapat, hindi ka magnanakaw. Pag hindi ka tapat, ano ka? Hindi, basahin na nila sa Malakay. Ano sabi doon? Ibasa, ready, go. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Okay, so medyo ano yan, natanungan na pinapaano lang ni Malakay na may mga grupo ng tao noon na hindi nila sinasabi ito eh, pero ganun yung nasa utak nila. So feeling nila, hindi tapat sila sa Diyos, pero ang sinasabi ng likod ng Diyos, mga magnanakaw ko, hindi naman namin ninanakawan, na nag-tithes ba kayo? Yun ang sinasabi dito, mabigat, di ba? Pasto, yan nga eh, ganyan nga pala eh. Bahala na kayo. Ang ginawa namin sa inyo dito, inakita namin lahat, kaya tuturo talaga ng Bible, in-abuse lang ng iba. Nasa inyo na yan, kung anong isipin nyo dyan. Pero malinaw dito, pag hindi ka daw nag-tides, ano? Magnanakaw ka. Ang bigat, no? Basta, di man tinuro yan. Tinuro ko na yan. Baka hindi ka nakikinig. O baka pag yan ang usapan, sumasarado. Intindihan ba, kahit mga bata, may allowance ka, 10 piso. Anong dapat mong gawin? Yung, magkano? Yung piso, anong gagawin mo? Anong ibig sabihin tides? Ilagay, nga po, saan nalagay? Ilagay mo sa gawain ng Diyos. Yan, kaya may tayo offering box dyan. Late lang naman, pastor, nun, eh, pang-candy ko lang yun. Tinutuluan nga kayo lahat eh. Lahat ng pumasok. May party doon, parang yun ang rule eh. Yan ang sabi po dyan. So natutulungan naman yung church, masama ba yun?
Tsaka pag lumaki na yan, di ka nasanay ng bata ka, mahihirapan kang ibigay yan. Ibalik yan, okay? Anyway, na-sideline lang tayo dyan, pero totoo rin yan eh. Kaya sabi dito, kung tapat ka, huwag ka magnakaw. Pag nanakaw ka, hindi ka tapat. At pag natuloy, ito yung maganda dito. Pag nakita ng mga members, may mga bagong member, nakikita nila, na hindi ka na masyado maya, pero nag-tides ka, wow. Ano daw yung mangyayari doon? Ano yung mangyayari doon? Ahanga sila sa'yo? In a way, pero ano yung pinaka-goal? Among yung mga magandang goal sa dito, dito sa verse na lang na to. Ano mangyayari sa isang bagong member, nakita niya lahat, kunwari, or at least most, nagbibigay, tapat, di magnanakaw. Ano mangyayari? Ano yung adorn? Napaganda. Napaganda. Ano yung dap? Ano yung pinapaganda? Sabi ko tuloy, no? Yung doktrina. Bakit napapaganda yung doktrina? Maganda yung doktrina. Kasi nga yung mga batang di pa nakakaitindi minsan. Diba? Kaya nga binabanggit ko na naman, ha? Iba, di na nagbabasa. Kasi iba, kinokomiyan ka. Hindi maganda para sa iyo yung ano, doctrine. Pag nagda-doctrine na dito, gusto mo patawa. Yung mga patawa, okay. Yung mga kwento, okay. Pag doctrine, solid doctrine na, basta ba? Tama? Pero pag meron daw mga tapat yung mga tao, marami mo ito, especially yung basto, ano nangyayari daw? Yung tinuturo niya, ang sarap namang paniwalaan yan. Ang ganda talaga ng doktrina ng Diyos. Eh, matagal lang maganda ang doktrina, kaso, pag may nakikita siyang sumusunod mga tapat, mas maraming tatapat, lalong gaganahan yan, yung sinasabi dito. Amen? So, wag na wag. Wag tayo maging magnanakaw sa kahit ano. Alam nyo na yan. Alam nyo yung mga natetem kayong nakawin. Oras man yan, yung nabanggit kanina, purity. Nabanggit kanina, di ba? Kasi, ano, nag-asawa ng anyan, tapos, ang lakas pa ng loob. Muti man lang kung nag-sorry. Pero pag gano'n, yung makaibalitaan nyo na lang, gano'n. Hindi makakabuti yung sa church. Kaya, sana rinindihan natin to. Next, last, actually. Tatali ko na lang ulit sa Ephesians. 1 Peter 4. Paibasa po, ready, go. But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters. Eh, nakakaw lang naman ako eh. Unti lang eh. Anong tawag mo sa tao nagnanakaw? Lakasan nyo, anong tawag sa nagnanakaw? Pag konti lang ininakaw, anong tawag? Magnanakaw pa rin eh. Eh, nakaw lang naman eh. Eh, kaso nakahilera siya dito eh. Wag na wag kayo, makikilala. Anak kayo ng Diyos, tapos mamamatay tao ka. Gumagawa ka na masama. Chismosa ka. Tsaka magnanakaw ka. Eh, ba't ganun? Siyan, masama yung sa harapan ng Diyos. Pag ikaw ay magnanakaw. Still no more. Amen? Amen. Huwag kang magnakaw. Pag natetem ka, wag! Naku, hindi yung para sa akin. Maliit lang. Ballpen lang. Wala namang nakaano eh. Eh, mabuti ngayon. Marami ng CCTV. Kasi iba dyan, hindi gumagana. Alam niyo ba yon? Pero at least nakaka, ang tawag nila dyan. Ang tawag nila doon sa, nakakaiwas ka, ang tawag doon. Naiilang ka or, nakalimut ako yung English term. Ha? Prevent or, ang tawag sa nuclear, ano? Hindi, yung tawag sa bakit daw sila may mga nuclear. Kasi, ha? Intimidate or... Kalimutan ka yung term. Hindi, yung divergent. Nasa utak ko, hindi divergent. Nuclear. Basta yun na yun. Kasi, kaya daw yung iba na may nuclear, hindi daw nila, hindi nilang balak gamitin, pero sakali lang, meron sila. Anong tawag doon?
Nasa dulo ng dila ako eh. Nalimutan ko talaga. Clear. Sa'yo na yan. Sabi nakaka... nakakatakot or... hindi intimidate eh. Sorry, 5:30 na ba? Ano? Basta yun. Kung matatakot ka kasi may CCTV, hindi ka na huwag nanakaw. Eh, pero pag wala. Yun yan. Kaya ang naiintindihan mo yung gusto ko sabihin, hindi dapat CCTV yung mag-determine kung di ka magnanakaw o hindi. Yung mga bangko, oh, nabalitaan nyo ba yun? Marami mga scandal lang sa finances eh. Kasi may tinatawag po dyan, ngayon, mga kaya ayoko yung stock-stock na yan eh. Ganun po yun. Nakawan din yun, by the way. Sabi nyo, ay, nalugi tayo. Bababa yung, ano mo, share mo. O di nyo nakawang ka, saan ang punta yun? Sige nga, mat lang yun eh. Nuclear deterrent, yan. Nade-deter siya. Eh, huwag natin yung, ano, kasi pag ano, baka gamitin niya yung nuke. Yan, nade-deter. Ang problema sa Panginoon kasi, ang style niya, hindi siya ganun eh. Di ba, later siya magpaparusa. Yung pinaka-pinaka sa impyerno. So, yung mga Christian, mga obviously, unbeliever, yan ang hirap sa kanila, ang hirap mag-solve kasi, iba dyan, parang walang pakialam, walang takot sa Diyos, o paano yun? Ngayon, pasok tayo sa mga ligtas na, ay, ligtas na pa, lalo, mas malakas ang loob niyan. Ligtas na, kahit anong mangyari. Diba? Pero sinasabihan dito, balik na po tayo dito, ha? Basta ang message lang dito, nakahilera po siya sa mga masamang gawain tulad ng murder, evil doer. So balik sa ating text. Sabi po dito. Yun. Still no more. Huwag na tayong magnakaw. Eh basta ligtas naman ako eh. Ano yung iniiwasan natin pag ligtas na tayo, kahit ligtas na tayo? Ba't di tayo dapat magkasala? Eh ligtas naman ako eh. Anong iniiwasan mo? Ligtas ka na, takot ka pa rin ba? Ha? Takot ka pa rin? Bakit? Saan? Ligtas ka naman eh. Ganyan. Ha? Anong kinakatakutan natin? Ano yung ating deterrent? Ano yung ating negative motivation para hindi magkasala? Pagpapalo. Gusto mo pala lagi sa soul winning yan, di ba? Nililinaw natin kasi iba nalilito. So, kung lagi natin inaano, pambira, ligtas ka na pala, pastor, eh. Di, gusto mo paluin? At kahit pa siguro, sabihin natin, pastor, ako, ano na ako, Shano ako, Baptist ako, soul winning ako, pwede bang magnakaw ng konti? Di ba? Mga pastor, misa, nag-iisip na maling sa ibang bagay pag may kinalaman sa support. Okay? Ako yung mga kwento lang ni Pastor again. Wala akong masyadong alam dyan, pero yung nag-glean ko sa mga kwento ni Pastor, salamat, nag-okay na siya ng ganun. No? Anyway, yung isa daw na ano, yung nagkakasiraan. Pag siniraan to, wala. Yung mga supporter, siyempre, ano, bakit hindi pa sila natin ginagawa? Yung iba daw kasi dyan, sinusupport ko na rin ito, sinusupport ko to, tapos nabalita ako si DM pala, tamad. Susuporta ako pa ba yan? Eh lalo na pag merong kasalanan na alam nyo na, hindi ka gusto. Ganun yun. Ipag-try pala natin sa January daw, yun parang magkakaroon tayo ng bisita Amerikano. Amen? Si Amerikano? Hindi nga din hinahanap yan, pero si Pastor yung ano eh. Mga bibigyan tayo ng ano. Ewan. Pero yun, isa sa kwento niya basta doon, yung church na yun, may sinuportahan dito, ninakaw. So yun, nawalan. So yun naman ang pwede, bakit yung nasabi yun, pwede na mangyari sa atin yan, Kristiyano ka na, Baptist ka na, pastor ka ba? Oh, wala na, okay na, pastor, ano ba? Marami na ang reward sa langit.
Eh, pero pag dito may konting unfaithfulness ka, ano yung pwedeng mawala sa'yo? Eh, di, ang laki din nun. Eh, paano kung yun nga, may nag-support sa'yo, tapos mabalita ang di ka tapat, anong mangyayari dun? Nawalan ka pa rin. Amen? Amen. O, relate naman sa inyo. Ngayon, hindi mo alam. Hindi ko kayo pinapaasa, pero nangyayari po kasi ito. Kunwari, si... Kunwari, sino ba? Kunwari, si Juliana. Hindi ka pala si Juliana, ikaw yung pala dyan. Si Julia. For example lang, ha? Awit-awit kayo dyan, no? Yung pala may tumitingin sa ito, gusto ko sa portanto paglaki niya. Hindi mo alam. May mga ganon. Hindi ko naintindihan yan, pero alam ko ganon yun. Di ano, eh, ang galing mo, batang yun. Paglaki nun, pag-aarali ko ng college yun. For example lang, ha? Eh, si Julia, paglaki-laki niya, naku, na-inlove sa unbeliever. Hindi excited na, magpapadala ng dolyar yung ano. Sino ba? Example lang. Pastor Ace, I want to sponsor yung maliit dati, oh, tugtog. Tuwan-tuwa po ako na na-bless po ako ganyan. Ito po ang 20 million. Naku, wala na po yun. Nag-backslide na yun. Ay, sayang lang. Kita niyo. At kahit po wala dito sa libutan lang yan eh. Eh, paano ang Diyos mismo? Ang ganda ng balak ng Diyos sa'yo. Ako mismo, ang daming kong iniisip para sa inyo. Iba sa inyo kasi hindi pa, alam mo na, wala ka pa sa lugar na pagpalain ka ng Diyos sa ngayon. Pero yung mga inaaral mo, supposedly, yan yung kailangan mo. Para sigurado ka na, pupapel ka na sa buhay ng pagpapala. Tapos bigla ka lang magnanakaw. Yung kwento-kwento, sorry, mga kwento lang to, pero totoo rin to, nangyari daw sa isang mataas na yung katungkulan. Parang di nagkakamali yung nagkwento sa Intel pa, parang ganun eh. Totoo po to. Alam nyo Intel? Merong opisina dati yan dyan, sa Lagay, wala na. Laguna. Malaking company, lahat yun ang gumagawa sa computer, yung nasa chip niyan. Processor. Gano'ng kayaman yun, mayaman. Anyway, may isa daw, ano na siya, malapit na siya mapromote. Eh, mayabang eh. Eh di, alam nyo, nakapila daw sila sa, ano, sa mess hall. Sa kakain. Ganun. Nakasunod sa kanya isang, ano niya, body-body niya. Ginawa niya, may nakita siyang ano doon, wala nakaka... Kumuha lang siya ng parang candy. Nalagay niya doon. Eh sabi nung kasama niya, huy! Ginawa mo? Wala na, magkano lang naman yun eh. Eh itong isa, loko-lokod eh. Ganun, naiingit. Sinabi ba naman doon sa ano? Di tinignan yung CCTV, oo nga no? Bira salit na ma-promote, tanggal. Nangyayari po yan. Sa Bible, sino yung ganyan? Yung pagpapalaki na sana, nawala pa. Pera na, naging bato pa. Sino? Si? Si Iso. Eh man, naisahan naman kasi yun eh. Si? Elisha. Oh, tama. Si Gehazi. Gehazi. Na-ingit siya eh. Kung alalay ka na ng lingkod ng Diyos eh, andun na yung blessing nun. Alam niyo yung kwento ni Gehazi? Nagkaketong. Sino pa? Basically, sa kanina, si Achan. Panalo na sila eh. Pag nakapasok sila sa promised land, ang pangako sa kanila, walang matatalo, hindi sila matatalo. Ano pa? Ano pang problema mo? Sino pa? Si? Yung 10 spies. Si Judas, di ba? Sino pa? Yung ano, yung... Hananiah and Sapphira. Sino yung... Basta governor. Walang pangalan siya. Yung kay Elisha din, yung nanalo sila. I mean, yung namatay yung mga kalaban nila. Syria na tayo. Nalimutan ko eh. Yung may mga ketongin. Sabi ng propeta ng Diyos, bukas, magbumura na ang bilihin.
Eh, lingkod ng Diyos nagsabi, di naniwala. Oh, sige ngayon, sige. Maririnig mo yun, pero hindi ka makakain. Tapos, tutungtungan ka pa ng mga magkakagulo kasi ang dami nilang pagkain. Sino ba? Ang dami po niyan. Sino pa? Si Jonah. Kita niya sana yung success, no? Napatawad yung buong city. Nag-doubt pa siya. Ayun, kinain ng balyena. Ano pa? Come on. Si Samson. Si Samson. Panalo na dapat siya eh. Kaya niyang patayin lahat yun eh. Hindi niya ginawa yung kalooban ng Diyos. Ano ba? Si Saul, hari na. Lahat na okay na eh. Na-insecure pa sa isang general. Hindi naman magiging hari yung hindi ka papatay eh. Amen? Nangyayari pa, by the way, nangyayari sa mga pastor din yan. May mga kilala akong gano'n na mga tapat naman yung member, kaso medyo na-insulto lang sa doktrina. Umalis na kayo dito! Eh, nung umalis, doon pinagpala sa labas. Ano ba? Yung ano, yung lumayas, prodigal son. Mayaman na sila. Ay, hindi, mas gusto ko ngayon. Gusto ko na ngayon. Ayun, ubos. Na-enjoy niya, pero hindi enjoyment yung ganun eh. Manghihinayang ano, bandang uli. Amen? Amen. Sino ba? Si? Si Eva. Nasa kanila lahat. Isang puno lang. Oh, lahat yan sa inyo. Sabi natin, isang milyong puno yun. Nag-asawa ka pa ba nun? Eh tayo nga, ano mong kinakain natin po? Tas mangga, ban, saging, yun nga lang eh, kontento na tayo. Ito si ano, hindi, ganda daw sa amin, demonyo eh. Tinitigan nyo, hindi na wala, lalo sila nawalan. Sino pa? Si Satan. Si Satan. Nakulo ko talaga, sino ba? Si? Solomon. Nagayain yun ha? Kahit isang babae lang, okay na yan. Mayamang ka na. Isang babae, lagi sabi nyo, isa lang babae kailangan nyo. Amen? Amen. Yun ba dito mukhang ano, feeling nyo po, okay kayo. Sino dito? Isa lang. Ano ba? David. Anong pinagkaitan niya? Anong? Bathsheba, oh. Eh, kaibigan niya pa yun. Ano pa eh, nasa utaw kanina si yung kay Ruth. Pilato. Pilato. Sino yung nanay ni Ruth na hindi niya nanay? Naomi. Medyo naghirap lang sila ng konti, lumipat, nag-migrate, lalo sila naghirap. Sino pa? Si Haman. Diba? Kailangan niyo ba yun? Kaya lang, magbasa kayo ng Bible eh. Ang ganda na ano. Si Haman, in-honor na siya, hindi pa kontento. Nakayuko na sa kanya lahat. Hey man. Esther. Yung isa, hindi. Ay! Nag-initan pa. Sino ba? Alam niyo, walang katapusan yan. Actually, isa-isahin niyo. Compatible yan dito. Pwede nating si Cora. Si Cory. Si Espada. Mayaman na siya eh. Pinapansin si Marcos. Sino pa? So walang katapusan po yan. Pero gusto ko sabihin, natetep ka ba magnakaw? Still no more. Dapat is something yan na hindi mo gagawin talaga. At maraming bagay na pwede mong equivalent po dyan sa pagnanakaw. Sa pag nagtrabaho ka na, ganun din yan. Sa church, yan ang ano eh. Madalas yung ano, yung sa tithes, yan. Aminin ko talagang hindi yung ganun kadali. Pero hindi rin eh. Pag nasanay ka na, wala na yan. Amen? Amen. Okay, so let him that still no more, but rather let him labor. Pagtrabaho, ganun din eh. Parang kanina, nag-usap kami ni Brad. Ano ba ngayon? Wala pa September. Ano ba lang? August pa lang, may badyaw na. Eh tayo parang tanggap na natin yun eh. May season ba yung badyaw? Ano may badyaw? Ewan ko, hindi naman badyaw yun. Sabi nga ni ate yan eh. Kilala ko yun, hindi naman badyaw yun eh. Pag December, nagiging badyaw. Nasusulat lang
Nagsusuot lang ng suot ng badyaw. Eh sabi ni Bad, lalaki oh. Laki ng katawan. Magtrabaho ka, amen. At masarap pati yung trabaho. Pag natrabaho ka, trabaho. Tapos biglang pasok yung, ay, tuloy-tuloy yan. Hindi mo kailangan magmakaawa. Okay, dali lang tayo. Sana po, again, pasensya na po na late kami. Pero sisihin nyo yung nasa reno. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, nakuha namin yung mensaheng yung buong araw, Panginoon, na one, hindi naman kami magkaroon ng ganitong idea, Panginoon, at especially sakaling matokso kami, Lord, nakawin, Panginoon, yung mga bagay na para hindi naman sa amin, including yung mga para sa inyo, Lord, para sa ibang tao, binigay niyo sa kanila. Ama, maintindihan namin na kayo po nag-appropriate ng kahit anong bagay, pera man or what, opportunities. I pray na ang utak namin ay andun sa pagtitiwala sa inyo. Nagtitiwala kami sa inyo, ay definitely hindi kami ganakaw. I pray na maging malayo kami dito. Ayaw din namin ng ganitong mga kaibigan, Panginoon. Ayaw namin ganito mga mentor. Ayaw namin ganito ng mga susunda namin. And therefore, Panginoon, kahit sa, yan, sa social media, Panginoon, nandiyan yung kayabangan yung mga yan. Tinetempt kami, Panginoon, na sila po ay hangaan namin and therefore sundin, ang gawain. I pray na ma-establish pa kami sa pagkatapat sa inyo. Ang trabaho, Panginoon, pagkatrabaho ay ito ay something na kasiyahan namin, Panginoon. Parte ng buhay namin, mahirap, yes, but ito po ay parte ng buhay, lahat po nagkatrabaho dapat. Therefore, again, pag ma-establish namin ang aming kabuhayan, kami po hindi na matetem, Panginoon. Bubusugin niyo kami, Lord, sa kailangan lang namin na equivalent po sa pera, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat po, Lord. Kaya malulati. In Jesus' name, pray. Amen. Amen.